Dito naman sa content na to, ito naman yung generic na 4-pin relay. Ito isa yung source, SPST to. Single pole, single throw. Ito, normally open to. Pag nag-trigger ka sa coil, tsaka lang siya magkakasupply. Sabihin, wala pa siya ang normal na supply kasi normally open siya. Basit pa yung line niya. Magkakasupply lang siya kapag naglagong ka ng trigger sa coil. Yan, ito. Explain natin to sa video. Actual pala natin. Yan, ito na yung pinaka-actual demo niya. Ito na yung relay na 4-pin. Itong normally open niya, yung pinaka-output niya. Ito, kinabit ko sa LED. Tapos, syempre, yung ground para gumana siya. Tapos, ito na yung source niya galing sa positive ng battery. Yan, ito yung trigger niya. Diba? Tsaka lang siya iilaw pag nilagyan ng trigger yung coil, yung dalawang coil na ito. Yan, testing ko ah. Pag nilagyan ko siya ng trigger, ayan. Dapat umilaw yon kasi naka normally open pa siya. Pag ni-trigger ko, magno-normally close siya, magkakaroon ng supply na dun sa pinaka pin 87 niya. Ayan, ito siya. Ayan. Diba? Nalagyan ko siya ng trigger. Ayan, umiilaw na siya. Ayan, yung mga 4 pin na to, ito yung madalas lang din ginagamit sa busina, sa ilaw. Yung 5 pin, pwede din naman. Huwag yun lang gamitin yung isang pin dun sa gitna, yung 87A. Yeah, yung 87A sa mga generic, huwag yun lang gagamitin. Huwag gamit kayo busina. Pero pwede yun sa pang MDL tsaka pang busina. Itong kasing 4 pin, kung hindi na to, hindi na masukal, mabilis yung gamitin. 4 pin na agad eh. Yun agad yun, yung 4 eh. Yung dalawang trigger, tapos yung source, tsaka yung output niya. Yun na yun, yung normally open. Yung binabatuan ng supply pag mag-trigger ako. Kunyari, pipidot ka ng busina, ayan. Pit, ganun lang. Mag-mini driving ka, pag inon mo siya, magkakailaw na agad siya. Ayan, ito lang yung basic na basic lang. Ayan siya.